Ito ang buhay ng probinsya. Para hindi masayang ang kalamansi para susunod na araw magamit sa mga ibang kutahe. Gawing para-paraan ang pagiging para mabuhay ng maayos. Yan ang mamuhay ng simple. Pigain ang kalamansi. Ilagay sa ref para magamit ang pangmatagalan na gamit. Pwede ilagay sa sinigang, sa usawan ng mga pinitong isda. Sinigang na baboy, sinigang na isda. Pangbabad sa inasal na chicken, chicken inasal, pork barbecue. Madaming pwedeng panggamitan. Pwede rin gawing kalamansi juice para maging libre na ang vitamin C. Katulad ngayon sa panahon ngayon. Pag inubo, pwedeng inumin. Gawing vitamin C, mahal ang gamot. Yan, mga guys. Para hindi masayang kasi hinog na galing sa puno. Fresh galing sa puno siya. Ito ang ginagawa namin para ang matagalan na gamit, hindi lang malaglag. Para yung kalamansi naman ng puno ng kalamansi, magbunga ulit ng panibago. Ayan mga guys. Hinog na siya. Pwede rin siyang iluto guys, kaya lang ginawa ko. Pinagako na lang siya para ilagay sa ref. Yung iba niluluto nila. Parang preserved. Pero ito fresh talaga siya. Wala siyang ibang halo. Piniga lang at hiniwalay ang kalamansi. No preservative siya guys. Yung mga puro hinog ng mga kalamansi namin. Araw-araw kami nag-harvest ng hinog na kalamansi. Ito siya guys, oh. Meron yung mga hindi nog. Sumisibol na naman yung mga iba. Yan, madami siya. Yung iba kahapon, na iba, napiga na naman. Ayun, may nagkuha na naman ulit. Pwede kasi mahalo sa pagkain siya, guys. Yan, para-paraan lang kung paano maging productive ang buhay. Sayang naman kung itapon lang at masasayang siya. Sa syudad guys, mahal ang kalamansi. Dito sa probinsya, mamitas lang, may magagamit na. Sa siyudad din, pwede ka namang magtanim din. Lagay sa paso. Mamumunga din siya. Pero dito talaga, malawak ang taniman dito sa probinsya. Ayan guys, para hindi masayang, bigayin natin. Sa susunod na araw, magagamit. Kalamansi juice. Kaysa bibili pa. Saka matapon lang at masayang mabulok. Kasi ang mga ganitong prutas, makusang malalaglag pag bulok na siya. Para hindi siya mabulok, agapan na natin siya guys. Yan.
Bukas mag-harvest na naman tayo. 30 puno na lang yung kinukuhanan namin nito, pero ang daming bunga. Hindi siya masasayang. Yan. Yan, ganyan ang buhay dito, guys. Probinsya, para hindi masayang. Pag sa syudad, bibili 10 piso, 20 pesos na kalamansi. Pag sa susunod na gamitan na naman, bumili ka na naman. E dito, pang matagalan to. Nilagay ko sa jar. O siguro itong buto na to, pwede rin sigurong itanim. Para tutubo ulit. Inog na talaga siya. Ayan. Malapit na siyang mapuno, guys. Yung irugayan natin, malapit nang mapuno. Tapos lalagay natin sa rep or freezer. Puno na siya, guys. Kukuha ako ulit ng ibang lagayan natin na container para ma-preserve ang calamansi juice. Kukuha ako ng ibang lagayan ulit. Ito siya, guys. Para hindi masayang. Tapos bukas mapupuno na naman siguro ito. Kasi madami pang kalamansi doon sa puno na pinagkukuhanan namin. Kung gusto nyong manghingi, kumuha lang kayo dito sa amin. Yan. Pang matagalan na gamit ito. Na hindi na kailangan bumili. Yung tumatawa yung nanay ko na naalagaan ko. Yan. I love you, Inang. Madilim. Madilim. Pasensya na dito sa amin. Madilim. Madilim yung camera ko. Ayan. Ayan, dyan. Ayan ang nanay ko na inaalagaan ko. Na-stroke siya, guys. Pero, sa awa ng Diyos, magaling na din siya. God bless. Bye.